Chori. So nagbabalik na naman ulit tayo. And for today's video, samahan nyo ako at mamimili tayo ngayon ng mga air gun. Usually ito yung mga binibili ng mga bata at inalaro nila tuwing December. Yeah. Makikita nyo, traffic dito sa lugar namin sa Paranaque. And pagka ganitong tanghali, sadyang napaka bigat ng daloy ng traffic ko dito. Palabas lang to ng Paranaque, going to expressway sa Skyway. So yun ang pupuntahan nating araw na ito, yung bilihan ng mga barrel. Kasi ito naman talaga yung mga linalaro ng mga bata ngayon. Kagalitong na December, mga pilit dyan, hinahanap ng mga bata. Ginagamit din to kasi minsan sa mga bahay kapag may mga daga na panay pelwisyo at ano nila. Kaya yun, minsan may mga pasaway din na pusa na pupunta sa kusina, tapos mga halungat ng mga pagkain. Ganitong December, hindi pati mga toys, iba't ibang klaseng laruan kasi pinapangregalo po nila yan sa kanilang mga inaanak. Dahil siyempre, Ninong! December na! Ano na? Nga, pagka maramin ako, alams na. So mamaya na lang guys, update ko kayo pagka gumagamit tayo dun sa... Siyempre, Divisoria pa rin yun kasi doon talaga ang sentro ng kalakalan. Alright, so bali bumabiyahe na tayo ngayon mga ka-Chokey. And nandito tayo ngayon sa may Skyway Stage 3 na kung diretsyohin mo to sa pinakadulo, ang baba na neto ay NLEX o North Luzon Expressway. So anyway, bali may nakasabay tayo dito na napakaraming convoy. So I think baka ito yung mga convoy ni President BBM. Kasi napakarami po niyan mga ka-Chokey. And yung iba kasing Marshall, pinapagilid po tayo para security reason na siguro dun sa pinabantayan nila. And meron pang ambulansya. Ano ba yan? So ayun, may camera pa rin isang van at diretso lang sila. And going naman tayo sa Quirino. Next nito, dun tayo ang exit. So bali, nandito pa tayo sa banda ng Buendia sa may Makati. At 2 kilometers at exit na tayo. So napakaswerte ko at nakita ko yung convoy ni BBM. So going tayo to Divisoria mga ka-Chokey, dahil doon tayo mamimili ng pilit gun. 1 hour later. So ngayon nandito na tayo sa Divisoria at pupunta natin ngayon yung tinutukoy ko kanina, nabilihan ng mga pilit gun kung saan usong-uso ngayon na bilhin ng mga kabataan. So tara, let's go, samahan niyo ako. So forward na tayo mga ka-Chokey, going dyan sa may New Divisoria Center na kung tawagin ng iba o mas kilalang Bodega Sale. Para sa inyo kaalaman mga ka-Chokey, yung nakikita nyong building na yan, yan po ay yung tinatawag na Bodega Sale. At dyan po nabibili iba't ibang klase ng mga laruan. Yes mga ka-Chokey, tumaas ka lang dyan sa may second floor, third floor and fourth floor. Puro po yan iba't ibang klaseng laruan. So mananawa ka po dyan. Pwede rin po silang mag-retail and syempre puro po sila wholesale. Well, kung bibili ka lang din naman ng isang piraso or dalawa, pwede naman po yun for retail. Pero mas maganda kung mas makamura ka talaga, 12 pieces, 1 dozen po talaga. Yun yung pang wholesale nila. Pero na-accept na rin po nila yung 6 pieces as wholesale. Mas mababa na rin po compared dun sa isa o dalawang piraso. So I recommend nyo na bisitahin nyo yun guys, dahil napakarami dyan mga laruan na po pwede mong bilhin sa inyong mga inaanak or sa iyong anak. Syempre para pang regalo ngayong Pasko at bagong taon, diba? So kung makikita nyo mga ka-Chokey, napakarami ng tao dito. Talagang napaka
siksikan. And paalala ko lang, kapag lalabas kayo sa mga ganitong sitwasyon na napakaraming tao at siksikan, well, kailangan yung mag-ingat at yung mga bag nyo na dapat nasa harapan nyo para ma-secure at hindi kayo manakawan o masalisigang. Kasi dito sa Manila, talagang ang dami dito mga gumagawa ng kalokohan, tulad na lang yung mga laslas bag na di mo makakalain na yung gamit mo pala wala na. And syempre, huwag kang maglalagay ng wallet sa likod ng bulsa mo, kasi baka di mo alam na yung nasa likuran o nasa gilid mo madukutan ka na. Kasi ang mga kawatan, hindi po yan na gumagalaw ng mag-isa, minsan dalawa o tatlo po yan at sisiksikin kayo at pwede na kayong salisyan o nakawan nang hindi nyo po namamalayan. So kapag ka ganitong sitwasyon mga kachoki, kailangan magdoble ingat, pati mga importanteng gamit or mga bag kailangan nasa harapan nyo po. At make sure na kapag ka ganitong siksikan, huwag na po kayo magdala ng mga bata para hindi rin po sila mahirapan sa ganitong sitwasyon. Nahan lang po tayo ng konti at dun po ako aakyat sa my second floor nitong bodega sale o New Divisoria Center. So grabe, ang daming tao mga kachoki, talagang siksikan talaga dito. Sobra, ang hirap kasi hindi mo pwedeng salubungin yung kabila dahil mas lalong hindi abante. Ganon dito sa Divisoria pagka ganitong holiday at lalong lalo na ngayon magpapasko. Napakaraming tao dahil dito kasi makakabili ng mga murang bilihin like mga laruan o mga prutas na panghanda ngayong bagong taon. So yun. Huwag nyo lang salubungin dyan. Kanan lang kayo, kanan. Kanan-kanan lang ang lakad nyo dyan. Huwag nyo lang salubungin yung kabila. Finally, nakaiwas na rin dun sa maraming tao. Grabe mga kachoki, talagang ang hirap makipagsiksikan sa mga tao kapag ka napakarami. Grabe, halos hindi ka makahinga ng maayos dahil nagkakatulakan pagka ganitong sobrang dami ng tao. Anyway, nandito tayo sa mga second floor ng New Divisoria Center o Bodega Sale kung tawagin. So, as you can see mga kachoki, papasok na tayo dun sa bibilhan natin nung sinasabi ko ang pilit gan. So, dun po yun sa may dulo netong part nito, sa itong bahagi na to. So, ayan mga kachoki, kung makikita nyo, napakaraming mga iba't ibang klaseng laruan dito. So, pati dito napakarami rin taong namimili. And kasama nga yung mga anak nila, syempre, para mamili rin ng kanilang mga laruan na gusto nga ipang regalo. So, dagsa rin ang tao dito mga kachoki. Sa left and right nitong dinaraanan ko, talagang marami pa ang tao dito sa loob na to. So, kung makikita mo, lalong-lalo dun sa dulong bahagi na yon, yung maraming tao siksikan, especially, talagang yung bibili natin ngayon na pilit gan, dinadagsa po talaga yan ng mga tao. Actually, yung tindahan nga po nila na dapat open yung mismong store. So, yung kalahati nun, sinasarado. Tingnan nyo mga kachoki sa may part na yon, sinasarado po talaga nila dahil napakarami pong tao na bumibili sa kanila. Dahil hindi po nila halos ma-assess ng maayos dahil po sa daming namimili ng retail and syempre wholesale. So marami rin ditong namimili mga kapatid nating Muslim na namimili ng wholesale na mga laruan and pellet gun na ipinangtitinda po rin po nila. So ayan, ang hirap dito mga kachoki, super siksikan. Maya-maya konti papasok tayo dahil nagpapabawas muna tayo ng tao sa loob. So dito muna tayo sa area na to. Andito na tayo ngayon sa loob at talagang napakaraming namimili. Grabe mga kachoki. And meron din silang mga accessories ng mga airsoft. So ayan mga kachoki, talagang daming mapagpipilian dito sa loob ng tindahan. Lahat po dito is puro airgun at meron din po silang airsoft. So ang pinipili natin ngayon is yung mga airgun. Tulad itong BBR Malite and ganito rin M4. So ganito klase. Meron din silang AK-47 na dalawang klase tulad nito. Grabe, ang bigat. So yan. And meron din silang shotgun. And syempre M14 rifle tulad nito. Grabe. And meron din M4 camouflage tulad nito. So yun, malakas din to. So ito rin, baril. At na may kasamang laser.
So mabenta to pagka ganyan December. And meron ding iba tulad ng mga nakasabit na yan. So yun, ang lalaki, di ba? So ngayon mamimili na tayo ng ating mga kailangan. And dito mga Chucky, bali self-service, dahil pipiliin mo kung ano yung mga gusto mo, then ilalagay mo sa isang lagayan. And after that, ipapalista mo na sa mismong sales lady sa kanila iimpakihin after mong magpalista. After may lista ng sales lady, yung ating mga pinamiling airgun, so bali linalagay na nila tatang doon sa box. And ganoon din yung isa, inaayos na nila para maya-maya after matapos yung pag-impake, ibababa na nila sa loading area para po isakay na rin nila dun sa ating dalang sasakyan. So mabuti na lang po at malapit lang matapos, and then diretso na po kami sa loading area. A few moments later. Ayan na nga mga kachoki, dahil tapos na nilang impakihin, so ayan na po yung mga box. And nandito na rin po kami sa loading area para isakay po sa aking dalang sasakyan. So yan, nagkaharga na po sila mga kachoki. And dito na rin natapusin yung ating vlog. So guys, please like and follow to my Facebook page. And kita-kits tayo sa mga susunod pa nating video. Hanggang sa muli, see ya!